Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta ay narito, tingin niyo siya. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Juan Bautista sa kanyang pangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahong-pagkaahon ni Jesus sa tubig ay nakita niyang nabuksan ng kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati at isang tinig ang nagmula sa langit. "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Hindi po to ang unang beses ko na ako ay magmisa dito sa Basilica sa Quiapo. At ito ay ang unang beses lang na makapagmarcha ako diyan sa ating aisles, no? Kasama ang aking mga kapatid na kaparian. Isa lang po akong ordinaryong pari nung una na minsan may pangarap at naghahangad ding makamisa sa Quiapo sa mahal na pong Jesus Nazareno. At yan po ay aking iniling sa mahal na pong Jesus Nazareno na someday makapagmisa ako dito sa Basilica sa Quiapo. At yan ay kanyang dininig. Ako po ay nagpapasalamat unang-una sa Diyos sapagkat biniyayaan ako na makapagmisa at ganun din sa makapagkumpisal dito sa Quiapo kay Father June at mga kasamahang mga pari. Nagpapasalamat din ako sa kanila. Alam niyo po mga kapatid, sa ating translasyon ngayon, ang tema na pinili ay hango sa Gospel ni San Juan, chapter 12, verse 21, na atin pong mabasa sa mga tarpaulin natin, na ang sabi ay, "Ibig po naming makita si Jesus." The context of the gospel is someone asked to Felipe, apostle, no, isang apostol San Felipe, na naghahangad ang isang taong ito na gusto niyang, naibig niyang makita si Jesus. Kung ating babalikan ang temang iyan, ulitin ko po, may isang Griego o may isang tao na kinausap si Apostol San Felipe na ang sabi ay, "Ibig naming makita si Jesus." Ibig naming. Ibig sabihin, marami sila. Hindi lang siya nag-iisa,
representative lang siya ng maraming mga kasama siguro niya na naghahangad, na nangangarap, na ibig nilang makita si Jesus. Ganon ang pangungusap ng mga taong ito kung ating babalikan ang Gospel ni San Juan sa ating piniling tema sa kapistahan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo din, pangungusap din natin yan, salita din natin yan. Maybe we ask, no? Sasabihin natin, ibig din naming makita si Jesus. Lahat po tayo dito, naghahangad at nangangarap na makita natin ang ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na pong Jesus Nazareno. Pero mga kapatid, sa pananabik na yan, sa pangarap na yan, na makita natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, ang ating Panginoong Hesukristo, sasabihin ng ating Panginoon sa iyo, what if, at yung salitang yan, at pangungusap na yan, ay sinabi sa iyo, ibig ko rin kitang makita. Sinabi mo, ibig kong makita si Jesus, pero the Lord replied, no, to your request, at sasabihin niya sa iyong, ibig ko rin ikawng makita. Gusto kitang makita. Ibig kitang makita, I want to see you precisely because gusto ko na ikaw ay makausap ko. That's the very reason. Diba? Kapag may mga tao tayong gusto nating makita, may mga tao tayong gusto nating mahanap o hinanap natin, meron tayong rason kung bakit gusto natin siyang makita. And the very reason ay ito ay gusto natin siyang makausap. Ganun din ang ating Panginoong Hesukristo sa buhay natin. May pananabik siya, may hangarin siya, at hinahangad niya na makita kanya. Bakit? Sapagkat gusto kanyang makausap. Ulitin ko po, hindi lang gusto kang makita at kagustuhan ng ating Panginoon na ikaw ay mahanap at makita, pero ang rason kung bakit ka gusto kanyang makita at mahanap, sapagkat gusto kanyang makausap. Yan ang rason kung bakit gusto kang makita ng Panginoon. Gusto kitang makita at gusto kitang makausap kasi nakita ko nahihirapan ka na sa buhay. Nakita ko sad ka. Nakita ko ang bigat ng nilaramdaman mo sa iyong kalooban. Nakita ko na nahirapan ka na. That is why gusto kitang makausap at bigyan kita ng words of encouragement. Kaya mo yan. Gawin mo akong lakas. Yan ang pangungusap ng Panginoon sa araw na ito na ikaw ay narito. Nakita ka ng Panginoon na ikaw ay nahihirapan. Nakita ka ng Panginoon na ikaw ay nalulungkot. Kaya gusto ka niyang makausap at sasabihin sa iyong, gawin mo akong lakas. Ako ang iyong lakas. Kaya mo yan. Pag hindi mo na kaya ang krus, ang bigat ng krus sa iyong buhay, andito ako at tutulungan kitang pasanin ang iyong krus. Tutulungan kita sa mga hamon sa buhay. Yan ang gustong sabihin ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na pong Jesus Nazareno sa iyo. Gusto kanyang makita sapagkat gusto kanyang makausap. Gusto kanyang makita at gusto kanyang makausap sapagkat bago ka palang pumunta dito sa simbahan, nakita ka na niya na parang mabigat ang karanasan mo sa buhay. Parang mabigat ang kalooban mo. Nakita ka niya na ikaw ay umiiyak. Nakita ka niya sa kumpisalan at paglabas mo sa kumpisalan or during the confession, nakita ka niya na ikaw ay bigat-bigat, mabigat ang iyong kalooban dahil sa problema sa buhay. Kaya, sabi, gusto niyang ikaw ay makita at makausap at sabihin sa iyo,
lumapit ka sa akin, ikaw na nahihirapan at ikaw ay bibigyan ko ng kapahingahan. Diba? Napakaganda. Akala natin, tayo lang yung may pangarap at pananabik na makita natin ang ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na pong Jesus Nazareno. Pero sasabihin ng Diyos sa iyo, kung ibig mo akong makita, mas ibig kitang makita at mahanap. Bakit? Sapagkat gusto kitang kausapin. Akala mo, ikaw lang ang gustong kakausap sa Diyos. Akala mo, ikaw lang ang gustong maghahangad na makita at kausapin ang Diyos. Pero the more ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, gusto kanyang makita. Hindi lang makita, kundi gusto kanyang kausapin. The voice of God, how to recognize the voice of God. The voice of God is always the voice of peace. The voice of God is always the voice of love and the voice of encouragement as well as the voice of hope. Sa buhay natin, kapag yan, nararamdaman natin ang kapayapaan na ikaw kanina ay bigat na bigat, pero pagkatapos ng misang ito, sapagkat nakita ka ng ating Panginoon at nakausap kanya, naramdaman mo na parang kanina bigat na bigat ka, pero paglabas mo sa simbahan, parang medyo magaan. Kanina, ayaw mo magpatawad at ayaw mo magmahal, pero paglabas mo sa simbahan, naramdaman mo sa sarili mo na pupunta ako doon sa tao na ako ay nagkasala sa kanya at hihingi ako ng kapatawaran. Again, gusto kang makita ng ating Panginoon. Bakit kanya gustong makita? Sapagkat gusto kanyang makausap. Maligayang kapistahan po sa ating lahat.